Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man paig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin at sa bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Dito sa amin, uso pa rin yung bigaya ng ulam at hingian ng mga bunga ng tanim. Mapaprutas man yan o gulay, for the sake of pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Pero minsan, kahit gaano pa kaayos ang pakikitungo natin sa iba, meron pa rin gagawa ng hindi maganda sa'yo. Ang ikukwento ko sa inyo ay hindi sa mismong probinsya namin nangyari, kundi sa ibang lugar. Story may contain gore and grisly scenes, so please, listen at your own risk. Around 2 years ago, tumira ako sa Nueva Ecija para sa isang work-related project. Nasa baryo yung inuupahan kong bahay pero hindi naman siya gaanong liblib, although may part na medyo mapuno at layo-layo yung mga bahay. Even before pa ako dumating, napapadalas na yung mga kaso ng pagnanakaw ng ani doon. Unang pinuntirya yung mga taniman ng talong. Kapag kasi hindi panahon ng palay, either talong o mais o ang palay ay itatanim sa bukirin sa mga likod bahay. Noong una ay napansin ng mga may-ari na may mga rows ng talong na nawawalan ng bunga. Nilagyan nila ng harang yung gilid ng taniman kaya kung galing ka sa mga bahayan, hindi ka na makakapasok sa side na yun. Mga ilang araw lang ang nakalipas, nakagawa ng paraan yung magnanakaw dahil sa kabilang side na ng bukid siya dumaan. Ang side na iyon ay malapit sa sapa at napapaligiran ng mga punong kawayan yung gilid kaya mahirap dumaan doon. Pero yung magnanakaw, determinado talaga kasi nakagawa pa siya ng lagusan niya para makapasok sa taniman. Galit na galit yung may-ari dahil malapit na silang mag-harvest pero may ibang umaani ng mga tinim nila kada gabi. So nagtayo sila ng 2 kubo sa magkabilang side ng taniman at naglagay rin sila ng mga aso para mapigilan yung magnanakaw. Kapag gabi ay doon na sa kubo natutulog yung mga lalaking anak ng may-ari at yung iba pa nilang mga helper. Natigil na yung pagkawala ng mga talong pero hindi rin nagtagal ay umatake ulit yung magnanakaw na tawagin na lang nating Lupin. This time ay sa mga bahay-bahay naman siya nag-raid. Hindi importante kung malaki o malait man yung taniman ninyo sa bakuran o kung anumang klaseng mga tanim ang meron kayo. Basta may mga bunga, aprobado sila kay Lupin. Ang nakakainis pa, ang galing niyang tsumempo. Alam niya kapag walang tao sa isang bahay, kung sino yung mga walang alagang aso at kung kailan dapat pitasin yung mga bunga. Sa bakuran namin, katabi lang po ng inuupahan ko yung bahay ng mag-asawang may-ari, nakapasok din siya. Minsan ay umuwi ako sa amin at yung mga may-ari naman ay namista sa ibang bayan at doon sila nakitulog. Pagbalik daw nila, yung mga papaya na iniwang puno ng bunga, nadatnan nilang puro dahon na lang. Naiyak pa nun si Ate Ming, yung asawang babae. Dahil plano niyang gawing atsara ang mga iyon at bibigyan niya sana ako. Sa kalaunan, may mga nawawala na ring mga alagang manok, itik, bibe, kalapati at kambing. Usap-usapan noon na iisang tao lang daw ang magnanakaw at marahil ay taga-ibang baryo yun. Kung sila-sila lang kasi doon ay hindi nakakailanganing magnakaw pa. Dahil anytime na humingi ka sa kapitbahay ay bibigyan ka nila. At saka halos every family ay may maliit na gulayan sa mga bakuran nila kaya walang nakikitang rason para humantong pa sa pagnanakaw. Isa pa,
very conscious sa mga tao doon sa kanilang image. Ingat sila na gumawa ng mga bagay na alam nilang makakasira sa kanilang pangalan kasi habang buhay silang pagchichismisan ng mga kapitbahay. So kumbinsido ang mga taga roon na hindi isa sa kanila si Lupin. Dahil sa marami ng taong nabibiktima ni Lupin at nagreklamo sa barangay, nag-utos yung kapitan na may magrondang tanod every night. Halos lahat ng kabahayan ay nag-alaga na rin ng aso. Minsan, nakakarente na yung mga asong tahol ng tahol at pakalat-kalat sa labas pero nakuha rin naming masanay. Mga ilang buwan ding naging payapa ang mga bakuran namin at marami ang natuwa. Dahil sa wakas ay natikman na rin nila yung mga bunga ng kanilang mga tanim. Hanggang sa isang araw, napabalita ang may ninakawan na naman. Sa isip siguro ni Lupin ay inakala niya naka-jackpot siya sa sagingang nirig niya dahil marami itong bunga. Pero ang hindi niya alam, it was a very very wrong move na pagsisisihan niya habang buhay. Sa may bandang dulo ng baryo ay may bahaging mapuno na parang isang maliit na gubat. Yung kabilang dako ng mapunong parte na yon ay pabundok na. Sabi ni Kuya Book na asawa ni Ate Ming, wala raw masyadong nagpupunta sa bahaging iyon ng baryo dahil marami ang naliligaw at muntik nang hindi makabalik. Kaunti na lang din ang mga kabahayan doon at ang pinakamalayo sa lahat ay ang bahay ni Bay Hiraya na nasa bukana na ng Kakahuyan. Isa si Bay Hiraya sa mga pinakanirerespetong tao doon sa baryo. Hindi siya mayaman, hindi rin barangay official, kundi isa lamang matandang babaeng tahimik na namumuhay mag-isa sa kanyang bahay. Tinawag siyang Bay na mga matatanda roon dahil descendant daw siya ng isang royal family ng mga sinaunang panahon. Although, walang proof at never din daw kinumpirma ni Bay Hiraya. Basta, yun na ang naging taguring sa kanya ng mga tao ever since. May sagingan sa gilid ng bahay si Bay Hiraya na siyang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Pag malapit ng mahinog yung mga saging, ipapaani niya iyon sa suki niya sa palengke. Hindi siya tumatanggap ng pera kaya yung bayad sa kanya ay bigas at mga pagkaing pwedeng iimbak. Minsan ay may nagpapahilot din sa kanya at binibigyan siya ng gatas, karne, prutas o kaya naman ay gulay. Laking gulat ng mga tao nang mabalitaang dinakaw yung mga saging ni Bay Hiraya. Saktong may nagpunta roon para magpahilot kaya nila nalaman ang nangyari. Doon na rin naging firm yung paniniwala ng mga taga-baryo na galing sa ibang lugar si Lupin dahil walang sino man sa kanila ang mga ngahas na pumasok sa bakura ni Bay Hiraya para lang magnakaw. Kinagabihan, bumibili ako sa tindahan na magkagulo sa barangay hall. Napatakbo kami pareho ni Ate Ming. Yung isang tanod doon, bigla na lang daw nagsisisigaw at namaluktot dahil sa sakit. Hiniga siya doon sa isang papag sa labas at pilit na pinapakalma. Biglang napasigaw yung ibang naroon dahil unti-unting lumubo yung tiyan ng tanod. Sobrang laki ng tiyan niya na parang anytime ay puputok ito. Ang nipis na nung balat niya sa sobrang pagkakastretch pero patuloy pa rin sa paglobo. Tapos, biglang lumihit ulit yung tiyan. This time, nalipat naman yung paglobo sa isa niyang kamay. Wala nang gustong humawak sa kanya dahil sa takot. Nagpatawag sila ng tricycle para dalhin sa ospital yung tanod pero pinigilan sila nung isang matanda. Kapag dinala niyo yan sa ospital, mamamatay siya. Sabi niya, sa Ilocano nito pero tinranslate lang ni Ate Ming. Palipat-lipat yung paglobo ng body parts nung tanod. Hanggang nung bumalik sa isa niyang kamay, natanggal yung iba niyang mga kuko. Sigaw siya ng sigaw at naghalo na yung luha at dugo na galing sa ilong niya. Dumating yung asawa at mga anak nung tanod at pati sila ay nag-iyakan na rin. Sa pagitan ng mga sigaw at pag-iyak nung tanod, ay umamin siya sa lahat ng mga naroon na siya yung nagnanakaw ng mga tanim at siya rin ang nagnakaw ng mga saging ni Bay Hiraya. Ibinibenta niya raw iyon sa kabilang bayan at yung iba ay inuuwi sa kanila.
hindi makapaniwala ang mga tao dahil isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tao doon na matyagang rumoronda kapag gabi at kusang loob na tumutulong sa mga bahay-bahay. Ang laki pa naman ng kumpiyansa nilang wala sa mga kabaryo nila ang gagawa ng ganun. Pero nasabi ng ilan na baka front lang niya yung mabait at matulunging personality at ginamit iyon para tiktikan ang mga bahay. Ang ikinainis ng mga tao ay yung bakit hindi pa raw siya nakontento sa mga ninakawan niya mga bakuran at idinamay pa pati yung mga tanim ni Bay Hiraya. Siguro ay dahil alam niyang matanda na ito at wala ring malapit na kapitbahay. Siguro ay dahil hindi niya lubos inakala kung ano ang kahihinatnan ng ginawa niyang panluloob. Lahat kaming nanonood ay napasigaw na magsimulang lumubo yung leeg nung tanod. Kitang-kita yung mga litid niya sa leeg na sobrang magamaga. Parang merong spring ng notebook sa loob ng balat niya na gumagapang ng mabilis. Pati yung baba niya at nguso ay lumubo rin kaya natanggal yung kanyang mga ngipin. Naubo siya dahil sa dugo at mga ngiping nasa bibig niya kaya iniupo siya ng bahagya para mailuwa niya ang mga iyon. Hindi siya nagtagal sa pagkakaupo dahil ang lumubo naman ay yung likuran niya. Natumba siya ng patigilid at pa-fetus style ang pagkakatiklop ng katawan niya. Tuwing may lulubong bahagi ng katawan, napapaliyad yung tanod at tumitirik yung mga mata. Nakakatakot na pagmasdan yung puro puti lang yung eyeballs niya. Maliban pa sa paglobo ng katawan, isa-isa ring natanggal yung mga natitira niyang kuko sa kamay at paa. Kada may isang kuko na malalaglag, sabay namang may sumisirit na dugo at maliliit na piraso ng laman mula sa ilong niya. Awang-awa kami sa sinapit ng tanod pero wala naman kaming magagawa. Yung asawa niya at mga bayaw, hindi maganda tuto kung alin ang una nilang hahaplusin sa katawan niya. Pinatawag din nila yung mga magulang ng tanod sa kabilang bayan para maibalita ang sinapit ng anak nila. Strictly speaking, tama rin naman yung mga tao roon na hindi isa sa kanila ang magnanakaw since itong tanod ay hindi pala talaga taga rito at nakapag-asawa lang sa baryo. Sabi ng iba, kahit ilang albularyo pa ang tawagin nila, hindi siya gagaling. Sa halip ay lalo pang mahihirapan. At takot din sila na kalabanin kung sino man ang gumawa sa parusang ito. Pinaalis na kaming mga miron at nang dumating yung tricycle ay dinala nila yung tanod sa bahay ni Bay Hiraya. Hindi namin alam kung ano ang nangyari pagkatapos pero hindi na ulit gumaling yung tanod. Buhay pa naman siya at nasa matinong pag-iisip subalit hindi na normal ang buhay niya. Sabi ng kapitbahay nila, sinubukan daw ng pamilya ng tanod na ilayo siya pero halos mamatay raw ito sa sobrang sakit. Kung tinuloy nilang lumabas ng baryo, ay mamamatay raw siya. Tinatanong ko sina Ate Ming kung si Bay Hiraya ba ay may kakayahan sa mga ganong bagay. Alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. At kung siya ba ang gumawa nun sa tanod. Nagkibit-balikat lang sila at sinabing, basta wala kang ginagawa na nangangailangan ng ganong repercussion ay safe ka. Hindi na lang ako kumibo at naintindihan ko na ang ibig nilang sabihin. A week before ako umalis sa baryo, sinama ako ni Ate Ming sa bahay ng kapatid niya para humingi ng papaya. Habang nanunungkit kami, itinuro sa akin ni Ate Ming yung bahay ni Bay Hiraya. Medyo may kalayuan pa yung bahay pero mula sa bakuran ng bahay ng kapatid niya, ay matatanaw mo na ito. Maya-maya, nagulat kami pareho dahil natanaw namin si Bay Hiraya na papalapit sa kinaroroonan namin. Hindi mapakali si Ate Ming at putlang-putla yung mukha niya dahil sa sobrang kaba. Pinapasok kami ng kapatid niya sa bahay at pinainom si Ate Ming ng tubig. Te, wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Huwag ka nang matakot. Sabi ko sa kanya habang hinihimas yung likod niya. Sa totoo lang ay natatakot din ako noon pero hindi ko ipinahalata. Nang pumasok sa bakuran si Bay Hiraya, nagmano sa kanya yung kapatid ni Ate Ming at saglit silang nag-usap. Then tinawag kami at sinabihang lumabas. Una kong napansin yung pagtitig sa akin ni Bay Hiraya. Tinitigan ko rin siya kahit parang nanlalambot na yung mga tuhod ko sa sobrang kaba.
Meron siyang sinasabi habang nakaharap sa kapatid ni Ate Ming, pero yung gaze niya, yung mga eyeballs niya ay sa direksyon ko nakatingin. Sobrang creepy ng pakiramdam ko that time, pero I held her gaze. Medyo naduduling na ako dahil pinipigilan kong kumrap sa kinukurot-kurot ko yung gilid ng mga mata ko para di sila mangalay. Natatakot ako ng sobra sa pwedeng mangyari kapag ako ang unang nagbaba ng tingin. And thankfully, biglang tumawa si Bay Hiraya dahil sa sinabi ng kapatid ni Ate Ming. At yun na ang dahilan kung paano naputol yung titigan namin. Naging komportable na yung pakiramdam ko after that. At sa paningin ko ay para lamang isang typical na lola si Bay Hiraya na nangangamusta sa kanya mga apo. Nakikitawa na rin si Ate Ming sa kanila at paminsan-minsan ay tinatranslate para sa akin yung usapan nila. Nung paalis na kami, habang isinasakay ni na Ate Ming sa tricycle yung mga pinitas naming papaya, nilapitan ako ni Bay Hiraya at hinawakan sa bandang siko. "Neng, ayaw mong gamitin yung kakayahan mo?" sabi niya. Medyo broken yung Tagalog niya pero understandable pa rin. "Ako po ba?" balik tanong ko sa kanya. Tumango siya at saka malambing na ngumiti. "Mag-iingat ka palagi. Kapag may gumambala sa'yo na hindi mo kaya, alam mo kung saan ako pupuntahan." Sabi niya at saka hinilot ng 2 beses yung gitna ng noo ko gamit yung isang thumb niya. Ewan ko ba kung hallucination yon o ano, pero biglang bumata sa paningin ko si Bay Hiraya. Yung mukha niya na halos puno na ng kulubot, parang ang kinis-kinis. Yung buhok niyang nakapusod at puting-puti na, parang umitim ulit. Nakatingin lang ako sa kanya habang siya naman ay nakangiti sa akin. Natauhan lang ako ng kalabitin ako ni Ate Ming dahil aalis na kami. Tumingin ako ulit kay Bay Hiraya pero bumalik na siya sa normal niyang itsura. On the day na aalis na ako, kausap ko si Ate Ming at unconsciously ay nabanggit ko sa kanyang sana ay gumaling na yung tanod. "Sinong tanod?" nagtatakang tanong ni Ate Ming. "Yung lumubo yung katawan," sagot ko. "Sino bang tanod ang lumubong katawan?" muli niyang tanong. Naguluhan ako. Hindi na ba naalala ni Ate Ming ang nangyari? "Yung tanod na lumaki yung tiyan, yung nagnakaw ng mga gulay," paliwanag ko sa kanya. "Ah, yun ba? Hindi naman lumubo ang katawan nun. Na-stroke siya. Tsaka hindi yung tanod, no?" sabi ni Ate Ming. "Ha? Wait. Teka lang. Anong hindi tanod pa?" Naguguluhan tanong ko sa kanya. Parang nagbago yung kwento sa isip-isip ko. Pasimple kong tinanong ulit si Ate Ming. Tila lahat ng nasaksihan namin nung gabing lumobo yung katawan ng tanod ay hindi na niya maalala. Maging si Kuya Bok. Aside sa pagnanakaw ng lalaki sa taniman ng talong at sa mga bahay-bahay, wala na silang ibang alam. Meaning, yung ginawang pagnanakaw sa mga saging ni Bay Hiraya at yung sinapit niyang kaparusahan ay wala na sa alaala nila. Hindi rin daw siya isang tarod sa baryo. Pero yung kwento about sa mga naliligaw sa kakahuyan at yung respeto nila kay Bay Hiraya ay naroon pa rin at hindi nagbago. Sa palagay ko, ang nabura lang ay yung memory nilang nakasaksi sa manifestation ng kakayahan ni Bay Hiraya. Parang alam ko na yung sagot pero gusto ko pa rin i-confirm kaya tinanong ko si Ate Ming kung nakita o nakausap na ba niya si Bay Hiraya. Ang sagot niya, hindi pa raw dahil hindi naman lumalabas yung matanda sa bakura niya at hindi rin nakikihalubilo masyado sa ibang mga tao. Maliban sa mga nagpapahilot sa kanya at bumibili ng mga saging. Nakakasakit ng ulong isipin na ako lang ang nakakaalala sa lahat ng nangyari. Bakit ako? Dahil ba sa ginawa sa akin ni Bay Hiraya? Medyo nakakatakot at minsan ay gusto kong isipin na baka gawa-gawa lang ng utak ko mga nakita ko at narinig ko pero kahit ilang beses mang magbali-baliktad ang mundo, I knew for a fact na totoong nangyari mga iyon. Siguro, talagang may mga bagay lang na mahirap ipaliwanag at hindi kayang saklawin ng mga pangkaraniwang isipan.
Kaya mag-ingat tayo dahil may mga taong akala natin ay genuine at tinutulungan tayo. Yun pala, ay naghahanap lang sila ng tiyempo para makagawa ng hindi maganda. Huwag din nating nasain yung mga bagay na hindi sa atin dahil we'll never know. Baka pagsisihan natin yun for the rest of our lives. P.S. Mula noon ay hindi na po ako nakabalik sa baryo ni na Ate Meng. Nitong March 2020, nagkasakit ang lolo ko at doon ko napagpasyahang humingi ng tulong kay Bay Hiraya. Pero ibang kwento na ito at medyo hindi pa ako ready na ikwento o ibahagi ang mga nangyari. Pinalitan ko po yung totoong name ni Bay ng Hiraya dahil para sa akin ay iyon ang word na nagde-describe sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig at salamat din po sa admin. Hanggang dito na lamang po from Marga Vermilion. So, yan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Magbibigay lang po ako ng maikling opinyon tungkol sa kwentong na ibahagi natin ngayong araw. Actually, meron tayong kwento o may aral tayo na matututunan dito, eh, no? Yung hindi naman talaga natin kailangan na magnakaw o gumawa ng kahit anong hindi maganda sa kapwa natin kasi kailangan lang naman natin magsabi sa kanila, eh. Kung pumayag sila, di maganda. Kung hindi, di okay lang din. Ang importante niyan, wala tayong ginagawang masama, wala tayong natatapakang mga tao, wala tayong naaagrabyado. Kasi lahat yan may kapalit, eh. Lahat yan may karmang darating sa atin. Kung mabuti man yan o kung masama man yan nagawa natin, may karma at may karmang babalik sa buhay natin. Katulad na lang doon sa nangyari doon sa tanod na nagnanakaw ng mga tanim doon sa saging ni Bay Hiraya. Ito lang, eh. Parang may mga narinig na din ako na ganyang kwento. May narinig na ako na ganyang kakayahan na alam niyo yung maraming nakasaksi doon sa nangyari sa isang tao. Pero matapos lang yung mga ilang araw nakalimutan na, pero isa ka lang ang nakakaalala no ng yung totoong nangyari. Ano kayang kakayahan yung may mga ganun, no? Kasi hindi naman yan pangkaraniwan, eh. Sa mga albularyo, sa mga kulam, alam mo yung para gawin mo sa lahat, sa maraming tao na makalimutan nila yung nangyari. Parang, di ba, imposible na yan. Siguro sa mga liblib na lugar posible, pero anong kakayahan kaya yung ganun? Yung parang masasaklawan mo yung isip, yung nakontrol mo yung pag-iisip ng maraming tao para makalimutan yung totoong nangyari. Katulad na lang dun sa tanod, ang sabi, na-stroke daw, pero yung ang totoo, lumubo yung mga parte ng katawan niya, yung tiyan, sa kamay, sa ulo, alam niyo yun. Sana po may makapagbigay linaw dito sa ganitong klase ng kakayahan o ganitong klaseng abilidad. Tsaka, ayan, lagi natin tatandaan na huwag tayong gagawa na masama sa kapwa natin kasi hindi natin alam, baka mamaya yung nagawa natin ng masama o yung naagarbyado natin may mga ganyan palang kakayahan na pwede tayong tawag dito, pwede tayong bigyan ng sakit, pwede tayong bigyan ng, alam nyo yun, kung hindi ka man mamalasin, mamamatay ka. Kaya nakakatakot din gumawa, talagang nakakatakot gumawa ng masama sa kapwa natin, eh. So, ayan po, kung may naiisip man kayo dun sa tanong ko, sana i-comment nyo sa comment section natin. So, bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan. Pisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Maria Cristina Goma, kay Miss Roda May, kay Boss SK, kay Miss Abigail Rock
Rajkumar, kay Miss Filipina Palsario, maraming maraming salamat po. Hello din po kay Miss Marites Guevara, kay Miss Teresa Del Puerto, kay Miss Mitos Artagame, kay Miss Sherilyn Ishikawa, kay Miss Janet Liguaton, kay Miss John Zil Alviola. Maraming salamat din po sa suporta tiwala nyo dito sa ating PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Jovelyn Trads ng Riyadh, si Miss Ofelia Yasin, si Miss RL Boardbook, si Miss Elena Bonita, kay Miss Marites Guevara, kay Boss Tony D, kay Miss Bian. Maraming maraming salamat po at mag-iingat kayo palagi dyan sa KSA. Pagpasensyahan nyo na po muna kung kalmado o mahina lang yung boses ha, kasi katulad nga po na sabi ko, masakit pa rin yung lalamunan ko at medyo namamaos po yung boses ko. Hello din po kay Boss Adoracion Espiritu, kay Boss Joris Evano, kay Miss Lynn Santos, kay Miss Anife Torion Kionisala, kay Miss Iris Tachibana, kay Boss Beltran Dalen Jr., kay Miss Roda May, kay Boss Bonsai Chua, kay Boss Pagkagat ng Dilim ADC, at Boss Pinoy Horror Encounters na Tagalog Horror Channel po. Sana po mag-subscribe kayo, pakinggan nyo yung mga kwento ibinabahagi nila. Yung link po ng channel nila ay nasa description box itong ating video. Nawala ng boses. Nasa description box po nitong video natin yung link ng mga channel na binanggit ko. Hello din po kay Boss Abelardo Jimenez, kay Miss Alex Gil Villarreal, kay Miss Roda Rivera, kay Miss Sarah King, kay Miss Ayan Rain, kay Boss Sandro Contenente, kay Miss Sherilyn Ishikawa, kay Miss Ellie Gonzalez, kay Miss Marichelle De Guzman, maraming 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 salamat po. Hello din po kay Boss RJ Bauer, kay Miss Sharon Moreno, salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating PCT channel. Mag-iingat po kayo and God bless po. Hello din po kay Miss Joanne Lina, kay Miss Blue Rose, kay Boss Tagabicol na hindi ko sasabihin yung word, Tagabicol na ogag, kay Miss Cynthia Rather Not Say, kay Miss Monique Banalesias, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Julie Marie De Gracia, kay Miss Marichu Masuda, kay Miss Linda Lin, kay Miss Yazi MT1, kay Boss Joko Chan, kay Miss Maria Silar, kay Boss Lawrence Rianto, maraming salamat po sa walang sawang suporta at pagtangkilik dito sa ating PCT channel, Boss Lawrence. Binabati ko rin po syempre si Miss Annie Abdullah ng Singapore, si Michelle Love Liamado, si Miss Minchin, si Boss Nish TV, maraming salamat po sa inyo. Hello din po kay Boss na kay Miss Nightmare PH ng Cavite, na pinapa-shoutout ang kanyang anak, birthday ng kanyang anak na si Jillian May. Ayan. Siguro parang belated happy birthday kay Jillian May kasi wala tayo update kahapon eh. More birthdays to come, more blessings to come. Mag-iingat ka palagi kay Jillian May. And thank you sa pakikinig at pagsuporta dito sa PCT channel. Hello din po kay Miss Badit 32 Taiwan, kay Miss Aileen Doroteo, kay Boss Kajo Bastardo, kay Miss Roda May, kay Miss Rena OP, kay Miss Zal Erg, maraming maraming salamat po. Hello din po kay Boss Dying Breed, kay Boss Rodelio Santos, kay Miss Iris Tachibana, kay Miss April's World, kay Miss Ellie Gonzalez, kay Boss Disturbed Spirit at Haplos. Wait lang. Kay Miss Joanne. Sana po suportahan niyo yung mga channel na Tagalog Horror Channel na binabanggit ko, kasi malaking tulong po yun kapag lahat po ng mga Tagalog Horror Channel ay nasusuportahan natin. Ayan. Kay Miss Joanne, tatry ko makapag-reply mamaya o after nitong pagkatapos ko mag-update dito sa ating YouTube. Hello din po kay Miss Christine Olson, kay Miss Josie
Our Nobis, maraming salamat po. Kay Miss Sweet Lady Santeno, kay Miss Amor 81, kay Boss Carlo Barrios, kay Miss Elaine Almera, kay Miss... Teka lang. Kay Miss Carmelita Mabanag, kay Miss Marichelle de Guzman, nabati na natin. Kay Miss Jude Evening Star. So ayan po, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, pagtangkilik, pagsubaybay sa mga kwentong na ibabahagi natin dito sa Pinoy Creepy Tales. Mag-iingat po tayo palagi, and ano pa ba? Iwasan po natin maglalabas ng bahay kung hindi naman kailangan, para maiwasan natin magkaroon ng sakit. Maiwasan natin magkaroon ng close contact sa mga positive sa virus, sa COVID-19, kasi hindi natin alam kung sino yung meron o sino yung wala. Kasi may mga asymptomatic, yung walang mga tawag dito, yung walang mga sintomas na walang lagnat, walang ano, pero positive sa COVID. Mabuti na yung nag-iingat po tayo. So ayan po, hanggang sa susunod na takutan, mga kaka-creepy tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!